Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Enok! Wow! Ano yan? Ayan. Lato-lato sa langit. Ang makasuhan ay huwag magalit. Aha, ayan. Ang lato-lato ay isa sa mga laro ngayon na nauuso. Ito ay isang laruan na gawa sa dalawang maliit at matigas na bola at pinagdugtong ng tali. Gamit ang pagkumpas ng isang kamay, pinag-uuntog ang dalawang bola ng paulit-ulit. Yeah. Gaya ng ginagawa ni Chief. Ko, hindi niyo nakikita. Yan. Magbabata o matanda ay nahuhumaling po sa larong lato-lato. Ano dahil, bakit? Nakakaaliw at nakakatanggal di umano ng stress. Ayan, magamat ganito ang nakukuha ng iilan sa paglalaro ng lato-lato, ang ingay na dala ng paglalaro nito ay maaaring pagmulan pala ng kaso at asunto. Ayan, may masamang dulot ang pag-iingay. Ang galing ni Chief. Ang paulit-ulit, wala sa lugar at oras at nakakairitang ingay na naibibigay ng lato-lato okay, ay na, maituturing na isang noise pollution. Nakuha pala nila. Oh, ayon po sa artikulo inilahat, Doc. Tor Erwin P. Erfe, sa isang pahayagan po, ang ingay ay maaaring magsanhi ng pagkakabingi, high blood pressure, sakit sa puso, pagkainis, hirap-hirap sa pagtulog at pagbaba ng school performance ng kabataan. Oy, kasi alam mo, yung ano, yung decibels ng ingay sounds, may minimum lang yan eh. Pag naging maximum, pwede ka na mabingi. Diba? Oho. Kaya nga ano nangyari dyan? Bagamat mahina pa ang lumalabas na ebidensya, maaaring may epekto rin ang noise pollution sa ating immune system. At maaaring may kaugnayan din ito sa mga birth defects. Oh. Ayun, may epekto rin ang noise pollution sa mental health. Para sa iilan, ang ingay na dala ng lato-lato ay nagiging dahilan ng kanilang stress at nakakaapekto sa himbing ng pagtulog. Yan, pero dapat nga nasa lugar. Pero pinapakita natin sa mga ka-netizens to, di ba? Para masaya. Yung iba niya nagkakarayot pa nga dahil dyan sa ito. Nag-aabulan yung mga bata dyan. Opo, diba? Ito nga po yun, mga kababayan. Karapatan sa kapayapaan ng isip. Ang bawat isa po sa atin ay may karapatan na magkaroon ng peace of mind o kapayapaan ng isip. Ito ay dapat irespeto ng ating kapwa sangayon po sa provision ng Article 26 ng ating new civil code na nagsasabi na every person shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. Yun, kung ang paglalaro o paggamit ng lato-lato ay nakakarindi na at ang ingay na dulot nito ay nakakasagabal na, maaaring makapagsampa ng reklamo ang agrabyado sa korte upang makahingi ng danyos. Ano, sana hindi na to umabot sa punto nito. Yan. Yung magsampa ng kaso. Yan, lato-lato, isang nuisance nga ba? Ang walang tigil sa paglalaro ng lato-lato na wala sa oras o lugar sa isang komunidad, barangay, ay maaari pong matawag na isang nuisance o istorbo. Ang nakakadistorbong lato-lato ay maaaring pasok sa definition po ng nuisance sa ilalim ng Article 694 ng ating New Civil Code of the Philippines. Ayan. Ayon sa batas, ang nuisance ay anumang kilos, gawi, negosyo, establishmento, kondisyon ng isang ari-arian o anuman na nagdadala ng panganib sa kalusugan o kaligtasan ng ibang tao, nakakainis o nakakayamot, imoral o hindi disente, humahadlang sa pampublikong daanan, o pumipigil sa paggamit ng isang ari-arian. Yung. Eh paano ba ma-resolve ang nuisance? Yun nga po, Chief. Sa pangkalahatan, regardless kung ang ingay ay dala ng lato-lato o hindi, sa ilalim po ng New Civil Code, maaari pong magpadala ng sulat o demand letter ang agrabyado sa isang tao upang ipatigil ang nasabing nuisance. Mas makabubuti rin na idaan muna sa katarungang pambarangay ang nasabing nuisance upang maisaayos po ang hidwaan sa pamamagitan ng conciliation o mediation proceedings. Kung hindi naman po ito masusunod, maaaring magsampa ng kriminal na kaso sa ilalim po ng Revised Penal Code o civil na kaso para matigil ang nuisance. Yan. Ang agrabyado ay maaaring na humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan o otoridad upang mapatigil ang nuisance. Sa kaso po ng lato-lato, maaaring idaan ang reklamo sa mga otoridad ng barangay upang ang mga opisyales ay makagawa po ng mga barangay ordinances na magre-regulate sa paggamit ng lato-lato kung kinakailangan.
Ayan, pagpapatigil ng lato-lato sa paaralan. Pinapatigil yes. na yan eh. Yeah. Napabalita sa mga pahayagan ang pagbabawal ng yes. ilang paaralan. Oho. Yan. Sa paggamit po ng mga bata o estudyante sa larong lato-lato habang nasa loob ng paaralan. Ang mga patakarang ito ay naaayon sa kapangyarihan ng mga guro at school administrators bilang mga locus parentis sa ilalim ng Article 218 ng Family Code of the Philippines bilang pagsaalang-alang sa kapakanan ng mga kabataan. Ayon sa ula, nakakasagabal di umano ang laro ang lato-lato sa klase. Klase, learning activity sa paaralan at nagdudulot ng away sa pagitan ng mga bata. Meron nga ako na monitor, nag-riot sila dahil sa lato-lato na eh, nag-away-away. Aya, band na yan. Ito, chief, ito lang, itong araw lang na to ha. Ah! Opo. Rio? Opo, executive Sino? Order ang Barangay Matandang Balara. Barangay Chairman Alan Franza na nagbabawal po sa pamamahagi, pagbebenta at paglalaro ng lato-lato sa kanilang barangay para po sa kaligtasan ng mga bata at para po mabawasan ang ingay na dulot nito sa kanilang komunidad. At saka pinampupukpok nila ng ulo ng kalaro nila yan. Pwede po. At kung sa nakakatama po ng ulo, bukol, ganun. Autorisado rin ang mga public safety officers sa kanilang barangay na kumpiskahin po ang mga lato-lato na makikita sa kanilang lugar. Galing po ito sa Net 25.